After 2 years. Huwag kayong tutunga-tunga kapag oras ng trabaho. At ayoko nagsisismisan kayo sa mga pasilyo kung saan nakikita kayo ng mga guest. Hanggang maaari maging invisible kayo sa mga paningin nila. Ano tayo? Multo? Bulong ni Alice sa katabi ni Faith. Araw ng Biyernes. Gaya na nakasanayan nila, tinipon sila ni Mr. Tan para sa kanilang morning sermon. Supervisor ito ng mga chambermaid sa Grand Passion Hotel. Isang napapanot na lalaki ito, half Chinese, half Filipino, at nasa late 40s ang edad. Unreasonable ang pagiging estrikto nito kaya kinainasan ito ng mga subordinates ito. Mag-iisang taon na roon si Faith. Nagtatrabaho siya sa isang hotel sa Miami na mabasa niya sa internet ang anunsyo ng isang ahensya sa Pilipinas na nangangailangan naman ito ng chambermaids na may at least 6 months experience sa alamang 5-star hotel sa Amerika. Filipina, single at nakahandang tumira sa isang isla. Nang araw ding iyon, in-email niya ang kanyang resume. Natanggap naman siya. Naglakad si Mr. Tan palapit sa kinaroroonan nila. Huminto ito sa tapat ni Alice na halos hindi na humihinga dahil sa nerbiyos. May sinasabi ka, Miss Manoloto? Tanong nito sa tinig na animoy napakabait. Wala po, sir. Anong akala mo sa akin, bingi? Singhal nito sa harap ng mukha ni Alice. Napabigat ang huli. Malapit na malapit ka nang mumuro sa akin. Sa katunayan, inaasikasa ko na nga ang pagdeterminate sa'yo. Alam nilang lahat na bluff lamang iyon. Araw-araw naman ito may pinagagalitan na chambermaid, ngunit ni isa sa mga yun ay wala pa na si Sandra sa trabaho. Wala kasing sapat na dahilan ito upang sibakin ang sino man sa kanila. Ngunit alam nila nakatingkatin na ito makahanap ng butas upang may mapaalis sa kanila. Tinignan siya ni Mr. Tan. Diretsong sinalubong niya ang tingin nito. Gumalaw ang ugat sa sentido nito. Kunang ayaw nito sa mga taong walang ginagawa, masama rito, lalong ayaw nito sa mga taong hindi nagpapakita ng intimidation dito. Husayan mo ang penthouse. Miss Moras, hindi natin alam kung kailan darating ang CEO. Pagkasabi niyon, iniwan na sila nito. Nagsilabasan na silang lahat sa maid station upang magbuntas sa mga naka-assign sa kanila. Bumukas ang sensor doon nang tumapat si JC doon. Pumasok siya sa hotel na malaki na pinagbago mula nang huli siyang tumapak doon. Dumaan siya sa reception desk. Welcome back, Mr. CEO. Wika ng receptionist na nag-abot sa kanya ng swipe key card. Thanks, Ray. Habang lulan siya ng express elevator, ang malaking pagbabago na ganap sa Isla de Amantes ang nasa isip niya. Batid niya na si Seymour ang may kagagawan kung bakit ang Grand Passion Resort na iniwan niya 3 taon na nakakaraan ay ibang-iba na nasinatan niya ng araw na iyon. That man could really do a hell out of a job in a short time. Lumabas siya ng elevator. Ginamit niya ang swipe key card upang mabuksan ang pinto ng penthouse. At least a part of the hotel was not touched. Naroon pa rin ang kasangkapan na dati rin niyang ginagamit. Mukhang bago pa rin ang mga iyon dahil naaalagaan. At long last, up to now he could not believe he was really back. Nilisan niya ang Isla de Amantes dahil mula na itatag niya ang GPC, masyado siya nag-focus sa pamamalakad at pagpapalago ng korporasyon. Hinanap ng katawan niya nakasanayan niyang buhay. So he filed for an indefinite leave, left everything to the hands of Seymour, and flew to Vegas just because he could afford it. Nung tinatawag na siya ng Isla de Verde, kaya't naroon siya ngayon. Once again, he would play his role as GPC COO. Lumapit siya sa executive table. May mga company records sa ibabo niyo na inihanda ng kanyang sekretarya kung sakaling dumating siya. Wala pa siya sa mood na magtrabaho kaya hindi niya pinagkabalahang tingnan ng mga records. Tinulak niya pabukas ang sliding door. Lumabas siya sa rooftop na may private pool at landing strip ng helicopter. Doon din ang pinakamagandang spot upang pagmasdan ng kagandahan ng buong isla. Hinila ni Faith papasok sa suite na naka-assign sa kanya ang dala niyang cleaning cart. Bagamat walang gumagamit ng penthouse, araw-araw siya naglilinis doon. Yun kasi ang binili ng management ng GPC ay kay Mr. Tan. Kailangan palagi nakahanda ang penthouse sa pagdating ng hari ng GPC. Yun ang bansag niya sa CEO ng GPC. Although she had never seen the CEO, she was observant enough to notice that everyone treated him like a king. Hindi siya sigurado kung lalaki nga ang CEO dahil hindi pa niya nakikita ito. Ngunit yun ang palagay niya dahil lahat naman ang miyembro ng board ng pawang mga lalaki. Kinatatakutan ng CEO ng matatagal ng empleyada sa resort, gaya na lamang ni Mr. Tan. Natataranta ito tuwing minasasagap itong balita na darating sa resort ang CEO na palagi namang false alarm lamang. Ngunit masasabi na niya na ang klase ng takot ng mga empleyado ng GPC sa CEO ay 100% na nagbo-border sa respeto. Siya man,
Irerespeto ang isang tao na nasa likod ng pagkakatatag na isang matagumpay na korporasyong tulad ng GPC na kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Itinabi niya ang cleaning cart malapit sa pintuan. Kinukuha niyang vacuum cleaner na mapansin niya na nakabukas ang pinto na gawa sa salamin sa likod ng office area. Naisip niyang baka binuksan niya ng lalaki na madalas umakyat doon at nag-iiwan ng kung ano-anong dokumento. Hindi niya alam ang pangalan ng lalaki. Bagamat mag-iisang taon na siya sa GPC, hindi siya madalas makipag-usap sa mga tao kung wala rin naman lang siyang pakay sa mga yun. Sa boarding house nila, ang Forbidden Palace, tinatawag siyang antisocial ng mga kasamahan niya. Wala siyang pakialam kung pinag-uusapan siya ng mga kasama niya sa boarding house at trabaho, basta wag lamang pakikialaman ng mga ito kung paano niya gustong patakbuhin ang buhay niya. Binaba niya ang vacuum cleaner upang isara ang pinto. Bago pa man siya makahakbang, narinig na niya ang pagtunog ng telepono ng nakakabit sa dingding. Iniangat niya ang receiver niyon. "Hello? Miss Moras, nandyan ka na sa penthouse?" Si Mr. Tan ang caller. Parang galing ito sa pagtakbo. Hinihingal din ito. Obviously, sa loob-loob niya. "Yes, why?" Sumulyap siya sa nakabukas sa pinto. Iisa lang naman ang dahilan kapag tumatawag si Mr. Tan sa penthouse. "Hindi kaya..." "Nakuusap ko mga taga front desk. Positive. Nasa hotel ang CEO. Dinaanan niyang susi niya kaya anytime maaari siyang dumating dyan. I think nandito na siya." "Sigurado ka?" "Sige, sige. Asikasuhin mo muna siya. Sigurado may jet lag siya. Magpapakita ko ng gamot at pagkain. Miss Moras, wag kang papalpak sa trabaho mo." Napailing siya na ibaba ang receiver. Alalang-alala si Mr. Tan na baka may gawin siyang kababalan. Samantalang siya ay wala ni ikatiting na kaba. Bagamat mataas ang posisyon ng CEO sa GPC, tao pa rin naman to at hindi Diyos. Bakit kailangan niyang katakutan to? Irespeto, pwede pa. Lumapit siya sa sliding door. May gumagamit ng swimming pool. Hindi niya nakita mukha nito dahil nakalubog ito sa tubig. Ngunit base sa figura nito, isang lalaki ito. Ang mga damit nito'y basa na lamang iniwan ito sa poolside. Lumabas siya ng penthouse upang damputin ang mga iyon. Nakayuko siya na maramdaman niyang umahon ng lalaki sa pool. Pahinging towel. May naramdaman siyang kilabot nung marinig niya ang tinig nito. Sa pakiwari niya ay kaboses ito si... Pinalis niya iyon sa isipan. Sumumpa na siyang kakalimutan ng lahat na may kinalaman sa taong iyon. Hindi ito naging bahagi ng buhay niya. Isang panaginip lamang ang lahat. Pumasok ulit siya sa penthouse. Kumuha siya ng towel at ng bathrobe. Pagkatapos ay lumapit siya sa lalaking nakaupo sa lounge chair. Nakatalikod to kaya nagawa niyang pag-aralan ito. Parang may bumundol sa kanyang dibdib, bagamat di niya alam kung para saan iyon. Nilapag niya sa ibabaw ng outdoor table ang towel maging ang bathrobe. "Sir," pukaw niya. He turned to look at her at once. Alam niya na gaya nito ay na-drain din ang dugo sa mukha niya na magtama mga mata nila. Puro ng pagtataka ang mga mata nito. "Shit!" Tumakbo siya papasok sa penthouse. Palabas na siya ng pintuan nang marinig niyang tinawag siya nito. Tumakbo siya patungo sa express elevator. Mabuti na lamang at palaging available iyon dahil para talaga sa penthouse iyon. Kasasara lang ang pinto ng elevator nang marinig niya na pinukpok iyon ni JC. Naghanap siya ng makakapitan dahil nanlalambot ang mga tuhod niya. Anong ibig sabihin ng lahat ng iyon? Kung si JC ang CEO ng GPC, ang ibig sabihin niloko siya nito? Then again, ni Isay wala naman talaga itong sinabi sa kanya na totoo. Magay ang sinabi nito na mahal siya nito ay isa lamang kasinungalingan. Lumabas siya ng elevator nang bumukas iyon. Wala sa sariling pumasok siya sa maid station. Natauan lang siya nang humarang sa daraanan niya si Mr. Tan. "Bakit nandito ka na?" tanong nito. "Tapos ka na bang maglinis sa penthouse?" "Hindi pa. May iniutos sa iyong CEO?" "Wala." Kahit kailan di siya naghihinalang konektado sa Chase sa GPC. CEO o kaya ay Mr. CEO lang kasi ang tawag dito ng mga empleyado roon. "Ay bakit bumaba ka?" singhal ni Mr. Tan. "Ibinilin ko sa iyong asikasuhin mong CEO. Hintayin mo ang pagkain iyahatid sa itaas at isilbi mo yun sa kanya." "Ayoko." Halos magdikit ang mga kilay nito. "Anong sabi mo, Miss Moras?" Inilapit ito ang mukha sa kanya. "Gusto mo na bang masisante? Papaano ba niya ipapaliwanag dito na ang CEO ng GPC ang huling taong gusto niyang makita? Iba na lang ang utusan mo." Lumaki ang mga butas ng ilong nito. "Matigas ang ulo mo, ha? Pwes." Biglang nag-iba ang tono ng pananalita nito. "Mr. CEO." Nilagpasan siya nito at nilapitan si JC na nakatayo sa pintuan ng maid station.
Nakabihis na ito at nakatingin ito sa kanya. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Bakit nga ba niya tinakbuhan ito kanina? Kung tutuusin, kung meron man sa kanila na wala nang mukhang ihaharap, ito iyon at hindi siya. Ang sabi niya kanina, kaya niyang irespeto ang CEO ng GPC. Pero nang matuklasan niyang si JC iyon, nikatiling na respeto ay hindi niya kayang ibigay rito. Napadaan kayo rito, Mr. CEO. Nag-rounds ba kayo sa buong hotel? Tinawag ni Mr. Tan ang atensyon nilang lahat. Batiin niyo ang CEO ng GPC. Sumunod kay Mr. Tan ang mga kasamahan niya. Nakamasid ang mga ito kay JC. Halatang pawang humahanga sa lalaki. Gusto ko makausap si Faith. Faith? Ulit ni Mr. Tan. Tinignan sila nito upang itanong kung sinong tinutukoy ni JC. Nagsipag-ilingan ang mga kasamahan niya. Kilala siya sa lugar na iyon bilang si Fatima at hindi si Faith. Dumako sa kanyang tingin ni Mr. Tan. Tumalikot siya. Baka si Miss Moras ang tinutukoy niyo, Mr. CEO. Siya ang regular na naglilinis ng penthouse. Miss Moras, lumapit ka rito. Hindi niya pinansin si Mr. Tan. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa laundry room. Miss! Hinagip nito ang balikat niya. Huwag kang bastos. Bakit ngayon ka pa nag-iinarte kung kailan narito ang nawala sa balikat niyang kamay ni Mr. Tan nang tanggalin niyo ni JC? Do not lay a finger on her again or I will fire you. Hindi ko naman siya sinaktan, Mr. CEO. Sinabi ko lang sa kanya na hindi tamang inasal niya. Pasensya na kayo. Pasensya ka na rin, Miss Moras. Yumuko ito. Halika na. Hinila siya ni JC sa kamay. Ano ba? Wala akong balak na makipag-usap sa'yo. Sigmat niya rito ngunit di siya pinakinggan ito. Dinala si Faith ni JC hanggang sa labas ng maid station. Yes, you will. Marami akong itatanong sa'yo. Humarap ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? You are supposed to be in Vegas. Bakit ka nagtatrabaho dito bilang chambermaid? At kailan pa? Nagtanong ka pa? Tuya niya rito. Nakakulot ang noon ito. Tila naguguluhan. Sinuway ko ang kagustuhan ni Tio para sa'yo. Ano pa ang inaasahan mo? Natatanggapin niya ka sa mamahay niya pagkatapos? Saglit na hindi lang salita ito na parang kinagulat nito ang natuklasang hindi siya bumalik sa poder ni Tio Cardo pagkatapos siyang iwan nito sa hotel. Inabando na. Yon ang akmang termino. Pinabayaan siya nito kahit nalilikuran niya ang buhay na meron siya bago ito dumating. Kahit hindi siya masaya noon sa poder ni Tio Cardo, hindi naman siya miserable tulad ng iwan at idibolsyo siya nito. Lumapit siya kay Tio Cardo dahil wala siyang mapupuntahan. Kaya ng sinabi niya kay JC, hindi siya tinanggap nito. Ngunit dahil naaawa raw ito sa kanya, inulok siya nito magtrabaho sa resort hotel nito. Batid niyang hindi awa ang nagtulak dito upang alokin siya ng trabaho, kundi nais lamang nito iparamdam sa kanya ang kamalian niya na magpakasal siya kay JC. Ganun pa man, tinanggap niyang alok nito para lamang makasurvive siya. Mula na magtrabaho siya sa resort hotel nito, palagi nagpupunta si Zelda roon. At kinukuha siya bilang personal maid nito. Minsan sinasama pa siya nito sa mga parties na dinadaluhan nito bilang personal assistant. Madalas siyang ipinapahiya nito sa mga tao. Hanggang sa maisip niyang hindi na niya kailangan itolerate ang mga gagawa ni Zelda dahil kaya na niyang lumayo sa sarili niyang mga paa. Umalis siya ng Las Vegas, nakipagsapalaran sa Florida. May bago na siyang trabaho na mabasa niya sa internet ang job advertisement ng ahensya na nagpapadala ng mga empleyado sa GPC. Gustong-gusto niyang makatuntong ulit sa Pilipinas, kaya't sinunggaban niya na ang oportunidad. Para namang masamang magbiro ang tadhana, ang taong gumulo sa maayos na buhay niya pala, ang isa sa mga board member ng GPC. Ang akala pa naman niya, finished business na nakaraan nila. Pero mukhang guguluhin na naman ito ang buhay niya. Hindi siya makapapayag na gawin na naman itong miserable ang kanyang buhay. Kung dati wala siya nagawa ng iwan sa nito kundi ang maawa sa kanyang sarili, ngayon ipapakita niya ritong hindi na siyang dating Faith na madaling nagpaloko sa mga kasinungaling nito. Maybe it was even payback time. Baka kaya napadpad siya sa GPC upang mabigyan ng hustisya ang ginawa nito sa kanya. Nakataas ang noong hinarap niya ito. Ang sabi mo sa akin, niloko kita. Pero niloko mo rin pala ako. Pinaniwala mo ako na mahirap ka. Ako sa niya rito. I never lied to you, Faith. Wala akong sinabi sa'yo na mahirap ako. Ikaw ang nagpresyong nun. Perhaps it was because of my lifestyle. Pero sinadya mo rin para yun ang isipin ko. Maybe so, but the point is wala akong sinabi sa'yo na ordinaryong tama lang ako sa Pilipinas. Iba yun sa ginawa mo. You told me you were somebody's daughter when you were not. Nag-igting ang mga bagang niya. Ang ginagamit itong reason kung bakit siya hiniwalayan ay ang pagsisinungaling niya. Pero hindi dapat talaga yun ang dahilan.
Nang makilala siya nito, kulang na lamang sambahin siya nito. He treated her like a queen. She was loved. Pero nang malaman nito mula kay Zelda na mali ang akala nito, tinapon siya nito. She was of no value to him because she was not an heiress. Maaring hindi ito oportunista gaya ng akala ni Ricardo at gaya ng pinaniwalaan niya ito nakalipas sa 2 taon. Kung hindi ito isang oportunista, ito ay isa sa mayayamang tao na hindi magpapakasal sa isang ordinaryong babae. Mas mahalaga para dito ang yaman kaysa anumang bagay sa mundo. Pera ang nagpapatakbo sa buhay nito. With that in mind, she now knew how to avenge herself from him. Alam na niya kung anong kukunin niya rito bilang gante. Kailan ka pa dumating sa Pilipinas? Tanong nito. Mag-iisang taon ko nang nililinis ang penthouse mo, Mr. CEO. Titigil ka na sa pagtatrabaho rito. You cannot work here. You are my... Tinaas niya mga kilay. Bakit hindi mo ituloy kung sino ako? Natatakot kami makarinig sa'yo? I am sure may mga tenga sa paligid na nakikinig sa atin. Wala akong pakialam kung malaman ng mga tao na ex-wife kita. Oh really? May narinig silang kumalabog. It was probably Mr. Tan. Nahuli niya to kanina nanunubok. Let them know. Wika ng isip niya. Malaking kahihiyan para kay JC kapag kumalat sa resort na dati niya akong asawa. Bakit hindi mo tinanggap ang settlement na inialok ko sa iyo ng lawyer ko? Ang sabi mo, hindi mo yun kailangan. I thought you're doing well in Vegas. Nang araw na umalis na sa hotel, hinintay niya ito. Ang akala niya ibabalik din to kapag luminaw ng isip nito. Instead, isang divorce lawyer ang dumating. Binanggit ng divorce lawyer ang tugas sa settlement na tinutukoy ni JC. Malaking halaga iyon ngunit di niya tinanggap dahil nais niya iparating kay JC na ito ang kailangan niya. Ngunit hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tangi ang divorce lawyer lang ang nakikipag-communicate sa kanya from time to time. Dahil lang akala ko mahirap ka at mas kailangan mo ng pera. Tugon niya. Tinanggap mo na lang sana yon, Faith. That was enough for you to send yourself to a good college or for you to start a small business. Small business? Sambit niya. Yun lang ba ang kaya mo ibigay sa akin gayong part owner ka ng isang higanting korporasyon? Napaka-cheap ba talaga ng tingin mo sa akin? Humalokip-kip siya. Gusto kong malaman kung bakit walang binanggit sa akin ng lawyer mo tungkol sa mga properties mo dito sa Pilipinas habang pinag-uusapan namin ng settlement. Why? Karapatan kong malaman yun bilang asawa mo na gusto mong idiborsyo. Entitled ako sa kalahati ng lahat ng properties mo. Natigilan to sa pagbanggit niya sa bagay na iyon. Interesado ka ba sa share ko sa GPC? Papaano kung sabihin ko sa iyong oo? Walang kagatol-gatol na wika niya. May habol ako sa mga properties mo. You and your lawyer tricked me. Kapag dinala ko ito sa korte, sigurado ako mananalo ko. Umiling-iling ito na parang hindi mapaniwalaan na narinig dito. You can't be serious. But I am. Tinanggihan mong settlement na inaalok sa'yo ng lawyer ko sa Vegas. Ngayon interesado ka sa korporasyon namin? Hindi yan kapanipaniwala. That was 2 years ago, JC. Nagbago na ako. Hindi na ako ang naive na babaeng nakilala mo sa Pontifino. At naniwala sa pangako mo na hindi mo ako sasaktan kahit kailan. Pinatigas ng kalooban ko ng mga hirap na pinagdaanan ko. Lumambot ang ekspresyon nito. I'm so sorry. Nilayo niya ang kanyang kamay ng tangkain itong kunin iyon. Tinignan niya ito ng matalim. Ngayon nagsusorry ito sa kanya? I was also sorry that I met and married you, JC. Pero ngayon sa palagay ko'y makikinabang ako ng malaki sa mga pangyayari. Fate. Tawag nito sa kanya nang tumalikod siya. Ang lawyer ko na lamang ang kausapin mo. Nakatitig si Faith sa telepono sa boarding house nila. Pinag-iisipan niya kung kukunin talaga niya kay Reed ang kalahati ng parte nito sa GPC at iba pang mga ari-arian nito. Kung tutuusin, wala siyang gagawin sa mga iyon. Hindi siya naghahangad ng kayamanan. Pero sinaktan niya ako. Tama lang ang gagawin ko. Iniangat niya ang receiver at nag-dial. Hello, can you give me the telephone number of the top law firms in the country? Kaharap ni Faith si Mr. Tan. Humiling siya ritong palitan ang assignment niya. Ingat na ingat ito sa pakikipag-usap sa kanya sa pagkakataong iyon. Gustuhin ko bang pagbigyan ng request mo, Miss Moras? Hindi maaari. Tumawag dito ang CEO kanina. Tinanong niya ako anong oras kaakit sa penthouse. So you see, inaasahan ka niya. Baka magalit lang siya kung magpapadala ako ng bagong chambermaid sa penthouse. Nag-isip siya. Kung gayon ay hinihintay siya at inaabangan siya ni JC. Why would I disappoint him? She thought derisively. It's okay, Mr. Tan. Wika niya sa supervisor. Sumakay siya sa elevator. Nilabas niya ang swipe keycard at binuksan ang pinto ng penthouse. Tinulak niya papasok ang cleaning cart. Nakaupo sa likod ng executive table si JC.
Nakatingin ito sa kanya nang pumasok siya, ngunit nagkunwari ito nagbabasa ng papeles nang tapunan niya ito ng sulyap. Pinarada niya sa harap nito ang cleaning cart. Nais lang niyang insultuhin ito sa pamamagitan ng pagpamukha rito ng trabaho niya, kaya hindi niya napinagpilitan kay Mr. Tan na palitan ang assignment niya. Panoorin mong maglinis ang ex-wife mo. Pinaandar niya ang vacuum cleaner. Ramdam niyang pinapanood talaga siya ni JC. Ano kaya ang ng GP sinaramdaman ito? Ito ang CEO. Bumagsak siya sa pagiging chambermaid. Sigurado magtataka ang mga tao at iisipin ng mga iyon na pinabayaan siya nito, na hindi siya nito sinuportahan financially. Gusto niyang masirang imahe nito, pati sa korporasyon nito. Specifically, gusto niyang sirain ang buhay nito. She would make sure it would happen. Ipapatrabaho niya yun sa lawyer niya. Sisiguruhin niya magiging isang malaking iskandalo ang kasong isasampan niya kay JC. The whole world would know what a ruthless man he was and how she despised him. Namatay ang vacuum cleaner. Nilingon niya sa JC nakatayo sa likuran niya. Bubuksan sana uli niyang vacuum cleaner, ngunit pinigilan siya nito. That's enough! The whole place is clean. Huwag ka na maglinis. Ano pang gagawin ko sa oras na to kundi maglinis? Binabayaran ako ng kumpanya. Turan niya. Let's talk. Hinawakan siya nito sa mga balikat at iniharap siya rito. May proposal ako sa'yo. What is that? Huminto ka na sa pagtatrabaho rito. And? Tanong niya dahil batay sa sinasaad ng mga mata nito ay may karugtong pa iyon. Be my wife again. Nakabango, natawa siya. Inaalok siya nito na makipagbalikan dito? How funny! Natanggap ko ng desisyon ng korte na opisyal lang tapos ang kasal natin, JC. Nakabango na ako mula sa nakaraan. Wala na akong kahit konting pagnanasa na maging asawa mo uli. I don't believe you. Lumapit pa ito sa kanya. Ginagamit ang maparahu yung mata upang pabagsakin ang depensa niya. Mahal mo pa rin ako. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. You have an excessively high opinion of yourself, JC. Hindi mo ba matanggap na nakalimutan na kita at ang mga ari-arian mo na lamang habol ko sa iyo? No! Mabilis at tagon ito. Buwaba ang mukha nito sa kanyang leeg. Because that is not the truth. I can see right through you. You cannot hide anything from me since today you opened up to me. Idinikit nito ang mga labi nito sa kanyang leeg. Now you're seducing me? Talagang gagawin itong lahat upang hindi niya makuha ang kalahati ng property nito. Is it working? Nilagay nitong isang kamay sa likod niya at ang isa pa sa kanyang mukha. Muling dumampi ang mga labi nito sa kanyang leeg, kasabay ng paghapit ito sa kanya. She tilted her head to give him more access. Naging mas mapangahas ito. Mas umalab ang mga halik nito. Hinayaan lamang niya ito sa ginagawa. Hindi siya nagprotesta. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito at tinalikan siya sa mga labi. He sighed. I don't think I can live without this again. Humakbang siya patalikod. Pinigilan siya nito na lumayo. Nginitian niya ito upang i-assure ito. Kumunot ang noon nito. Tila nalilito kung anong gagawin niya. Dinala niya mga kamay sa shirt nito at binuksan iyon. Sorry, pero sawa na ako rito. Iniwan niya ito sa penthouse pagkatapos makita ang pagkabigla na rumihistro sa mukha nito. Ngayon ay alam na ito ang pakiramdam ng paasahin at paglaruan. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Muli kayang tanggapin ni Faith ang dating asawang si JC? May pagmamahal pa ba siya para dito? Yan po ang ating haabangan sa huling kabanata. Maraming salamat po!